Ano yun? Si Rochelle. Kung nasaan man sila ngayon, at ang anak mo, masaya sila magkasama. Naniniwala rin pala kayo sa langit. Dapat siguro maniwala tayo. Dahil kung hindi ka naniniwala, hindi mo matanggap na si Rochelle at ang anak mo ay masaya sa isang lugar. Magkasama. Ako, naniniwala ako sa sarili ko. Ang tamang lugar para sa pamilya ko ay dito lang sa tabi ko. Edmundo, ano ba naman yung itsura mo? Amoy alak ka, aga-aga. Meron kang conference ngayon kasama mga mayors. Ano ba? Falcon! Paliguan mo doon, hindi pwede yan. Kulon lang yan, ma'am. Ayos na. Ano daw yun? Wala, wala, wala. Ma, una ko. Jonathan! Jonathan! Bakit? Nakalimutan na to. Pasensya na, hindi ko sinasin niya. Sige. Halika na, Apple. Breakfast tayo. Ay, baby ko. Oh, cute-cute naman yan. Jesus. Asus. Nagugutom ka? Nagugutom ka? Rachel, ang guwapo. Guwapo talaga ng anak mo na yun si Matthew. Siyempre naman. Pwede ba hintayin ko to pag laki mo yan? Oh, sira ka talaga. Ay, bakit? Ito naman, joke lang yun, di ka na mabiro. Eh, paano kung magkatotoo nga? Di ba gusto naman ngayon yung malaking agwat ng edad? Ay, naku, beauty, no? Pag laki niyan, lola ka na. Shado, di kay RJ na lang ako. Alam mo, nakakatuwa rin yung RJ na yan, ha? Excited na excited talaga sa baby mo, as if naman siya yung ama. Oh, ay, ano bang plano mo, ha? Ha? Alam mo, hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko kay RJ at hindi na magbabago yun. Ay, nakapanganak ka na. Tapos, tingin ko naman, eh, hulog na talaga yun si Ayes o yung mag-ina. Ang balak mo. Alam mo, mahirap mong paniwalaan, pero araw-araw ko pa rin naiisip si Levi. Gabi-gabi ko pa rin siyang napapaniginipan. Alam ko sa sarili ko na siya lang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Sigurado ka. Matthew! Nagkain na din si Abby mo. Ano bang